Sa video, ginamit po yung talatang 1 Corinthians 1 verse number 18. Ang sabi ng Bible, ang kamangmangan daw para sa mga mapapahamak, hindi the sign of the cross, but the preaching of the cross. That's the gospel. Well, dapat muna nating malaman kung ano ba ang kahulugan ng sign of the cross in the Catholic understanding, not in the Protestant point of view. For us Catholics, the sign of the cross on the threshold of celebration marks with the imprint of Christ. Na ibig sabihin, ika'y magiging pagmamayari ni Kristo at nagpapahiwatig ng biyaya ng pagtubos na napanalunan ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng kanyang krus. And I think, wala pong mali dyan at hindi yan kumukontra sa itinuturo ng Biblia. The action of making the sign of the cross is generally a way to proclaim also the gospel. Katulad ng kanyang sinasabi, we make the sign of the cross in order to emphasize that we are marked already with the imprint of Christ. Na kapag nakita ng iba, they can say na ang taong ito ay nabautismuhan na at pagmamay-ari na ni Kristo. Iyan ay sagot din sa panawagan ni Kristo na gawing alagad ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. Natanging Katoliko lamang ang nakikitang nakagawa nito simula noong unang panahon at gumagawa pa rin ito hanggang sa ngayon dahil lahat ng lugar ay may Katoliko na nagpapakilala ng Kristyanismo. Na kung ang pagkaunawa ng mga kapatid nating anti-Katoliko sa 1 Corinthians 1:18 sa krus na nabanggit ay preaching of the gospel, sa makatawid, mas pinagtitibay nito ang palatandaan ng sign of the cross na kinikilala na noong early Christians na hanggang sa ngayon ay isinasabuhay pa rin ng mga Katoliko. Now, bakit tututulan ng mga anti-Katoliko ang pagsasagawa ng sign of the cross? Gayong simula 15th century lamang sila lumitaw compared to sign of the cross na itinuturo na ng mga early Christians na mas matibay ang kaugnayan sa mga apostol at sa ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang maunawaan po ng mga kapatid natin na ang sign of the cross is a visible and tangible expression of faith in the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it is biblical dahil sa Matthew 28 verse 19, nabanggit ang pangalan ng Diyos. It is a way of invoking and acknowledging the presence and power of God sa aming buhay. And I think walang masama na gawin yun. Sa pagsasagawa natin ng marka ng krus sa ating sarili, we proclaim our belief in the crucified and risen Christ at ang ating pag-asa sa gawaing pagliligtas na Jesus. Ito po ay klaro na itinuturo sa aming katisismo. The sign of the cross is a summarized profession of faith. It is a reminder of our baptismal identity and a sign of our commitment to follow Christ. It is also a gesture of blessing, protection, and satisfaction. Now, ano bang ibig sabihin pag sinabi nating preaching the gospel? Preaching the gospel involves proclaiming the good news of Jesus Christ, pag-aanyaya sa iba na makaharap siya at pagtawag sa kanila sa pagbalik loob at pagkadisipulo kay Kristo. Now, ang sign of the cross, kapag ginagawa ng may pananampalataya at pagpipitagan, can be seen as an outward expression of this proclamation. Just like the way we preach the gospel. Kapag tayo ay nagsa-sign of the cross, pinoproclaim din po natin ang ebanghelyo na si Kristo ay niligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan sa kanyang pagpapako sa cross. And I think, wala pong masama dyan at hindi po yan magkakasalungat sa sinasabi o itinuturo ng Biblia. Ito ay isang paraan ng nakikita at naririnig na pagpapatibay ng ating pananampalataya kay Kristo at pag-aanyaya sa iba na gawin din ito. And I guess, walang masama doon. Kung sabihin na walang itinuturo ang mga apostol na sign of the cross, well, wala din naman itinuturo ang mga apostol na bawal ang sign of the cross. Kaya ano kayang basihan ng mga kapatid nating anti-Katoliko sa pagsasabing hindi biblical ang sign of the cross? Tanging ang mga kapatid nating anti-Katoliko lamang ang nagsasabi nito na nagpapakilalang tagapagturo, ngunit wala namang koneksyon sa ating Panginoong Hesukristo o kahit na sa mga early Christians. Always remember po ang sinasabi ng ating Panginoon, maraming lilitaw ng mga bula ang propeta at ililigaw ang marami. Kaya kapag ang isang sekta ay lumitaw lamang pagkatapos may itatag ni Kristo ang kanyang iglesia, o di kaya lumitaw lamang simula 15th century, ito ay tumutugo na sa sinasabi ni Kristo ng mga bulaang propeta. So sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagi nyo din po ang video na ito upang mas malawak pang maabot ito at mas marami pa matulungan ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating monthly page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporate
pastoral works of mercy na pwede pa nating mapagbahagihan ito. At sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, sana po i-click na po yung follow button o ang subscribe button upang maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. Sorry po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. In the name del Padre, del Filio, and del Espiritu Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panigo ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro sa magkaisa. Nandito po ako sa bansa pong Italia, sa Archdiocese of Arquerupita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo, San Bartolome, Venerable Madre Isabella de Roses, no? So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers na taga-patangkilik natin na subaybayan po natin, suportahan po natin, ipagdasal po natin ang Mr. Curious Catholic. At sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang ibahagi po tayo sa misyon natin bilang sa pari, hari at propeta ayon sa ating katekisam 897. At patugunan po natin ang panawagan na ating pong katekisam Catholic Church 1721, to gain the happiness of heaven, we must know, love and serve God. So see you there mga kapatid sa Mr. Curious Catholic. Bye-bye! God bless! See you in heaven! Hello friends! I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist. And at the same time, I also encourage you to visit the Museum of Mother Rosario here in Molo. And you will see and experience the greatness, the sweetness, the presence of God in Mother Rosario's chapel. You can also experience the closeness and the intimacy of friends together with all the relics of the saints here in the museum. And most importantly, you can see the memorabilia of Mother Rosario and all the things that has been used by her and her way of life. You can also see the lifestyle of Mother Rosario through the exhibit of her things. And thank you very much. God bless. Hello, good afternoon everyone. I am Sister Maria Cheryl Balboa Opi. I'm now on my 10th year as a professed Dominican sister. The joy that gives me strength to pursue my vocation is the simplicity of life lived by the sisters. If you want to join us, come and visit us.